Isa na namang urban legend pero this time mas plausible ito mga boss dahil maraming sightings ang nilalang na ito. Familiar naman kayo sa dogman, di ba? Yung katawan ng tao pero ulo ng aso. Kilala din ito sa tawag na cynocephali at maraming reports way back na they really existed. Posible nga kayang mayroon pang species na nakaligtas? Posible nga kayang sila ang ninuno ng mga werewolf? Oo nga po pala, sa mga bagong viewers dyan, gumawa po ako ng video ng taong aso o yung cynocephali. Doon diniscuss ko po ng mas detailed ang kanilang existence. Kung di nyo pa po napapanood, try to watch it after this, mga boss. Relative. Ang Michigan Dogman ay nakilala dahil sa nasa isang lugar lang ito madalas nagpapakita, hence the name. Pero kagaya ng Goatman, posible rin kayang meron itong kapatid o kaparehas na species sa ibang lugar. Sa Wisconsin, kilala ang isang nilalang sa tawag na Beast of Bray Road. Ang nilalang na ito, base sa paglalarawan, ay isang werewolf. Katulad ng Dogman ng Michigan, ang Beast of Bray Road ay kaya ding tumalo ng mataas, tumakbo ng mabilis at kadalasan nagpapakita tuwing gabi. Abilities. Ayon sa mga reports, ang Dogman ay may kakayahang tumalo ng napakataas. Ayon pa sa mga witness, may kakaiba rin itong boses, parang isang sanggol na nagwawala, malakas at nakakairita. Bilang part dog, mayroon din itong incredible speed. May isang account naman na nakita ito sa isang highway na sobrang bilis ng pagtakbo. At kagaya ng mga wolf, mga stealthy din ang mga ito. Kadalasan hindi gumagalaw hanggang sa ang hinahunting ito ay malapit na sa kanya. Warrior. Noong 1860, ang mga Cheyenne ay nagtayo ng kanilang grupo ng mandirigma at tinawag nila itong Dog Soldiers o Dogmen. Ang mga Native Americans noon ay nag-aalay ng oras, possibly taon pa, para lamang maging isa sa kanilang animal spirit. Kadalasan, ginagaya nilang mannerism ng kanilang spirit animal. Ang everyday life nito, ang way ng pakikipagsalamuha at iba pa. Ayon sa kwento, ang mga Cheyenne Dogman ay pinaslang ng mga militar ng US sa pakikipaglaban. Ayon naman sa mga kwento na nagpasalin-salin sa mga tribo, hindi lahat ng miyembro ng Cheyenne Dogman ay napaslang. Ayon sa mga matatanda, ang iba ay nabuhay at nakaligtas dahil nag-anyong aso ang mga ito. Kuksong. Nakilala ang cryptid na ito dahil sa isang April Fool's prank. Noong 1987, ang mga DJ na sina Steve Cook at Jaco Maley ay nagpatugtog ng isang kanta kung saan inimbento nila ang Dogman sa pamamagitan ng pagsama-sama ng iba't ibang kwento kagaya ng Bigfoot at Jersey Devil. Sinulat nila ang kanta at pinatugtog sa kanilang radio show. Noong una, walang reaksyon sa mga listeners pero matapos ang ilang araw, may mga listeners na naghihintay na patugtugin nila muli ang kanta. Habang meron namang ibang mga listeners na nakita nila ang nilalang na isang prank lamang. Again mga boss, itong mga details na ito ay prank lamang, inamin na ng mga DJ. Ayon sa kanta, nagsimulang magpakita ang Dogman noong June 1887 kung saan nakita ito ng mga mangangaso at hinabol nila ito pero hindi na nila naabutan pa. 10 taon matapos nito, isang magsasaka ang natagpo ang patay sa kanyang sinasaka. Namatay siya sa atake sa puso at sa paligid nito ay mayroong bakas ng paa ng aso. 7 taon matapos nito, isang byuda ang napanaginipan ng isang halimaw na tumayo sa dalawa nitong paa. Noong 1970 naman, isang sheriff ang nakakita sa isang karwahe
na mayroong bakas ng paa ng aso sa paligid nito. Ang apat na tao ay natagpo ang patay nang nakadilat ang mga mata. Ayon sa eksaminasyon, namatay sila sa sobrang takot. And so on and so forth. Again mga boss, ito ay prank lamang ng kanta. But then again, papaano mga taong nag-report na nakakita sila ng ganitong nilalang? Hindi kaya ang kanta lang ang nagbigay ng daan para maliwanagan ang halimaw na ito? None of those men ever said very much about whatever happened then. They just packed up their belongings and left that night and were never heard from again. It was 10 years later in 97 when a farmer near Buckley was found. Slumped over his plow, his heart had stopped. There were dog tracks all around. 7 years past the turn of the century, they say a crazy old widow had a dream of dogs that circled her house at night. They walked like men and screamed. In 1917, a sheriff who was out walking found a driverless wagon and tracks in the dust like wolves had been stalking. Near the roadside, a four-horse team lay dead with their eyes open wide. When the vet finished up his examination, he said it looked like they died of fright. In 37, a schooner captain said several crew members had reported a pack of wild dogs roaming Bowers Harbor. His story was never recorded. Cable film. Ang pinaka nakapagpalakas ng ebidensya na ang cryptid na ito ay totoo ay ang Gable film. Isang video recording ang natagpuan on sale sa isang box. Noong pinanood ito, dito nakita ang isang kakaibang nilalang. Noong una mukhang normal naman ang lahat, normal na video recording. Pero sa bandang dulo, makikita ang isang mabalahibong nilalang na parabang nakahiga, parang nagbabantay hanggang sa atakihin ito ang nagbibideo. Maganda sana ang evidence ito, kaya lang proven hoax na ang video. Sayang. Gayunpaman, marami pa rin mga naniniwala na authentic ang video na ito. Kayo mga boss, naniniwala ba kayo na totoo mga taong aso?